Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa napakaikling kwentuhan, mga kaitik. Sa videos na ito, ating pag-uusapan ang mga organic na pagkain ng ating mga alagang itik. Ako ay magbibigay ng mga pangalan at kung paano ito ginagawa para makatipid tayo sa pagkain ng ating alagang itik. Pero bago ang lahat, pakipindot muna ng subscribe at isama mo na rin ang notification button. Ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Okay? Sa videos na ito, ito po ay alay ko po sa mga baguhan na gustong mag-itikan. Ayan po. Ayan. Sa mga magagaling din dyan mag-itikan, sana kung mayroon kayong mga natututunan na mga organic na pagkain ng ating itik, pwede ninyong i-share sa comment section para malaman ng ating mga kapwa mag-iitik na nagsisimula pa lamang at wala pang masyadong budget. Ayan po. Tulungan natin sila para makapagsimula sila at maangat din nila ang kanilang skill sa pag-iitikan. Okay? At kung mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong mag-comment sa akin at yan po ay aking sasagutin sa abot ng ating makakaya. Ayan po, simulan po natin ang pagbibigay ng pangalan ng organic na pagkain na makikita lang natin sa ating gilid-gilid. Ayan po, para sa mga taga-probinsya. Kadalasan dito makaka-relate lang dito is mga taga-probinsya. Kasi wala naman to, hindi ka makakita talaga sa city nito. Ayan po. Una, puno ng saging. Ayan. Sa unang panahon ng medyo nagsisimula pa lang tayo, ginagamit natin po ang puno ng saging sa pagpapakain. Atin po itong ini-slice ng maliliit. Pagkatapos natin ma-slice, ilagay natin sa balde. Haluan natin ng darak. Tapos pigain ito. Paghaluin, mababasa po yan kasi yung katawan ng sagin is matubig po yung katawan. Pigain ito para maghalo at medyo mapino ng konti. Pag napaghalo na namang maayos, kung hindi po masyadong matubig, lagyan mo ng konting tubig. Yung hindi naman masyadong basa, yung medyo malagkit pa siya ng yang konti para maganda. Ayan. Pagkatapos niyan, pwede nyo nang ibigay sa ating mga alagang itik. Okay? Pangalawa, taro. Oh, kung ayaw nyo ng taro, gabi. Ayan. Gabi. Marami po yung mga wild gabi. Mga wild na taro na pwede natin makuha sa gilid-gilid. Ayan, slice natin yan. Pagkatapos, lutuin. Ayan. Pagkatapos lutuin, palamigin. Pag malamig na siya, pwede na natin haluan ng darak. Ayan. Pag haluan na natin ng darak, pwede na natin yan ibigay sa ating mga itik. Huwag kayong magbibigay ng mainit pa yan kasi masisira po ang tiyan ng ating alagang itik. Okay, mga kaitik. Ito pa, nyog. Yan, na-experience ko rin magbigay ng nyog. Yan po ay aking kinakayod. Katapos pong kinayod ay nalagyan ko po yan ng darak. Haluin ko po at ibibigay ko sa aking mga itik. Pang-apat is mais na giniling. Yan. Mais na giniling. At saka hinahaluan po natin yan ng darak. Palagi pong may darak. Yan po, napakalaki pong bagay yung darak na yan. Basain, haluin, at pwede na pong ibigay sa ating alagang itik. Panglima is agua de madre. Agua de madre is slice nyo.
Tapos kung meron kayong malunggay na marami sa inyong paligid, kakainin din niya ng ating mga alagang itik. Pwede natin ihalo dyan. Haluan natin ng darak. Pagkatapos, ibigay natin sa alaga natin mga itik. Tiyak, kakainin yan. At ito, pang-anim ang lumbia. Kung alam nyo to, ito pong lumbia na to is tumutubo to sa mga maputik na lugar. Malaki to. Malaki ang puno nito. Parang style nito is parang nyo, puputulin nyo yan. Yung gitna nyan is maputi. Ayan, masarap yan. Para sa ating mga itik, para sa kanila is matamis ata yan. Puti yan. Ayan, pwede nyo i-chop-chop ng maliliit. Bigay nyo sa ating itik. Ayan, lumbia. Sa mga nakakaalam, sa mga probinsya po yan, makakuha. Ayan, tumutubo lang po yan sa mga maputik na lugar. At number 7, ang asula. Ang asula ay napakaganda po sa ating mga itik. Ayan po ang pinaka ano ngayon na pagkain ng itik na makakasurvive. Ayan, kasi napakaganda po yan sa katawan ng ating itik kasi marami po ang vitamins na makukuha dyan. Ayan. Marami po kayong mabibilhan ng asula. Maghanap lang kayo sa online, sa Facebook, isearch nyo lang. Yung asula, napakarami po nagbibinta dyan. Ayan, napakaganda po yan. Ang kagandahan dyan, madali po yung dumami pag magtanim ka. Ayan. At kuhol. Ayan. Yung kuhol na yan, kung meron kayong kuhol, yan, maganda po yan sa ating itik din. Kasi ang kuhol is nagpapatibay yan sa shell ng ating mga itlog. Ayan. Pag nangitlog ang ating itik, pag shell ang kinain nila, ayan, yung shell ng ng itlog nila is matibay. Kasi mayroong ibang itlog na medyo madaling mabasag. Yan, pangit po yan. Hindi po yan maganda. Pero kung wala kayo yan, mayroon mga vitamins na pwedeng gamitin para tumibay ang ano. Tulad na lang ng ginagamit ko, hindi ako nag-i-introduce ng produkto. Ang ginagamit ko is Atobi. Maganda po, matibay po ang shell ng ating mga itlog. Maganda po yung matibay yung shell ng ating itlog para pag inano nyo, dineliver nyo is hindi madaling magpisa ang ating mga itlog. Matibay po ang kanilang shell. Ayan po mga kaitik, maraming salamat na sa inyong lahat sa pakikinig sa aking kwento. Kung mayroong kayong katanungan mga kaitik, pwede kayong mag-comment sa comment section. Okay? Para naman dyan sa mga master na mag-iitik, i-share natin sa mga kapwa natin na gustong matutong mag-itikan para matulungan natin sila. Ayan, magtulong-tulong po tayo, wag tayong magdamutan. Ayan. Ayan po. Bye-bye. Maraming salamat sa inyo ulit. Mabuhay po tayo. God bless.